Oh, pero si Julio So, nabiktima na ng fake news. Anak, hindi pala fake news, fake account. So, naglagay niya ang anti-Duterte. Ah, yes po. So, okay. Ang mga nakalagay sa chat na to, allegedly... Oh, Julius. Oh, di ba may nagbabiral na ano sa'yo? Oh, alam niyo si Julius. Although hindi naman siya taong hindi man siya elected official, politiko, straightforward. Pero si Julius oh, na biktima na ng fake news. Ano, hindi pala fake news, fake account. Oh, ipakita mo nga Julius yung ano. Oh. Sige, paliwanag mo. Oh, yan. Nakikipag-chat daw si Julius. At ito yung mga masasakit niyang sinabi. Oh, ayan, ako bibigyan ko siya ng pagkakataon. Okay, so... Julius, oh, ayan, oh. Ikaw daw na sabi niya. Okay, so itong... itong mga screenshot na ito, pinosto ng isang page, Expose Philippines. I think, anti-Duterte page siya. Tapos, ang nakalagay sa mga screenshot... So, naglagay niya ang anti-Duterte? Ah, yes po. So, okay. Ang mga nakalagay sa chat na to, allegedly coming from me, na ano po yung regarding kay President Duterte at yung balita raw po kung ano yung balak niya sa 2022. Oh. So, for the record, hindi ko to yung chat na ito. Never ko po sinabi ito and hindi nag-exist itong chat na to. So, yung conclusion ko dito, fake account ito na ginawa ng mga troll. And mukhang kuha ko pa nila yung exact profile picture ko sa Viber. Basta ang importante, oh yan ha, at least ikaw, biktima ka na. Ako, araw-araw biktima eh. Pero ako hindi kayo niintindi. Alam niyo bakit, mga kababayan? Ako po, wala po kong antay. Sa totoo lang. Una-una, bakit ako magiging anti-Duterte o anti-Lenny? Halimbawa lang, just for the sake, kasi yan lang yata ang naglalaban ngayon, di ba? Ano yan? Dilaw at saka DDS. Ako, para clear, hindi ako anti-Duterte, hindi rin ako anti-Lenny. Ako, may obligasyon sa mga taga-Maynila. Aking sinumpang tungkulin na pangalagaan ang interes ng mga taga-Maynila. Yan ang obligasyon ko. At ang mga taga-Maynila ay Pilipino, kapwa natin Pilipino. Kapag nakikita nyo rito, may tinulong si Pangulong Duterte, pinasasalamatan namin. Kapag may tinulong si Vice President Lenny sa Maynila, pinasasalamatan namin. Ganun din yung mga senador. Yung mga senador nagpupunta rito, halo-halong kulay din yun. Because my obligation is to protect the interest of every Manileño. Kaya tayo, ako pinaiiwas ko lahat sa kala. Wala kayo, antay-antay. Baka mapagod kayong kakaantay. basa tayo, ako, lahat ng mga nanonood na mga kapwa ko kawanik ng pangalang lusod, huwag kayo sasali sa politika. Tayo'y taong gobyerno. Sa hirap ng buhay ngayon, gobyerno na lang ang aasahan ng mamamayan. Yung mga political affiliation, yung mga political statement o mga politika, politiko lang ang makikinabang dyan. Huwag kayo magpa-participate. Tao. Tao. We may agree and disagree. What matter most is that whatever positions that we are going to push for a certain issue, we know na makikinabang yung mga taga-Maynila. Dahil obligasyon yun ng isang mayor. Diba? Kaya tayo, wala tayong antay-antay. Kasi antay-antay na yan, away political lang yan. Eh sa kalagitnaan ba naman itong mga pandemyang ito? Puro politika pa pag-uusapan natin. Unfair sa tao. Kaya ako, kung ano makakabuti sa inyo, mga taga-Maynila. Ako talaga, hindi ako mangingimi. Kahit sino, kahit ano pang kulay ng politika nila. Basta ako,
kaya ko makipagtrabaho sa administrasyon, kaya ko makapagtrabaho sa iba pang politiko. Kasi yun ang obligasyon ko. Kung may makukuha ako para sa kanila, nang hindi naman para sa akin, kundi kapakinabangan ng mga taga-Maynila, yan ang trabaho. Yun ang aking pumpokus. Kaya huwag niyo masyadong intindihin yung mga puli-politika. O kaya kayo, Julius, o yan. O pati ikaw, biktima na. Na-charot na to, yan. At ako, masanay na ako dito. Tulong, tinutulong this ka lang yan. But, alam mo naman ngayon, 5-5 gumawa ng account. Kaya mag-iingat kayo. Maging responsable kayo. Talagang ganyan. Siyempre, may mga taong kumikita para sirahan ng kapwa. Pero alam mo, Julius, may gaba yun, ha? Kapag ikay namumuhay, at ang kabuhayan mo ay binabayaran ka para sirahan ng iba, ang buhay na may buhay, whether politiko o hindi, may gaba yun. Yung gaba, alam mo ba yung gaba, Julius? Karma. Bubulatihin ang mga tiyan niya. Kasi yung kinakain nila ay yung galing sa kasamaan. Walang pinagkaiba yan sa magnanakaw. Siraan ang puri ng ibang tao, katulad mo. Kaya masanay ka na. Ako, lahat ng akusasyon sa buhay, sa loob ng 23 years ko sa public service, Julius, 23 years na ako sa public service. I am 46 years old. Half of my life was dedicated serving the people. Nakatikim na ako ng masasakit na salita. Mas masakit pa dyan. Pero yan, ikinikipit balikat ko. Kasi mga personal na bagay yan. Ang importante, hinalal ka ng tao, magtrabaho ka para sa tao. Salamat lang ako sa mga taga-Maynila. Dinahan-dahan ko naman eh. Dahan-dahan. Opo. Konsehal. O, tatlong beses. Vice Mayor. O, tapos inappoint ako ni Presidente. O, napasama ako doon sa PISTO. Sa CPP and PANDF at government. O, pagkatapos noon, inappoint ako ni Presidente Duterte sa North Rail. O pagkatapos noon, inappoint ako ni Presidente sa DSWD. O pagkatapos noon, nahalal ako ng tao sa lungsod ng Maynila na mayor. So imagine mo yun, Julius, yung ladder. Ang tagal! 2 dekada, Julius. Ikaw, ilang taon na sa gobyerno? Magto-2 years pa lang. 19 lang po eh. Nung nakaupong ilang pong mayor. Oo, kaya nga, titibayan mo ang damdamin mo. Huwag kang lulundan. Titibayan mo ang damdamin. Talagang may mga taong ang hanap buhay ay sirain ng tao. Sa bawat letrang tinitipan nila, bawat words may presyo. Mas maraming words, mas maraming kita. Kaya mag-iingat ka lang. Yan ang paalala ko sa'yo. Basta huwag kayong makikiapid sa politika. We owe it to the people of Manila. Our mandate is to serve the people. And you will never go wrong. Maniwala ka, Julius. You will never go wrong. Kung ako nagpabaya, malamang hindi ako alkalde. Top-notcher. Manalo akong vice mayor. Overwhelming. Nung manalo tayong mayor, 51% nakuha natin, Julius. 51%. Tatlo kandidato. Actually, apat. Isa hindi masyado. Tatlo kandidato. 51%, Julius. That is a clear mandate ng mga taga-Maynila na gusto nila magbago ang Maynila. Wala nang duda yun. Kaya tayo, we owe it to the people. Yun ang gagawin ninyo lagi. Maglingkod, magtrabaho, tuparin ang pangako, ang laway natin dapat nasasalang.
importante yun na mapanghawakan naman ng tao na bawat sasabihin mo ay gagawin mo. Ayun. Ha? Mag-ingat ka lang, Julius. Okay, sige. Te, manawagan ka. Kung meron kang panawagan. Well, kami naman po sa Manila PIO. Ang trabaho lang naman po talaga namin is to inform the public. So, exactly. Sana po, sa mga trolls dyan, huwag na pwede kami yung mga nagtatrabaho lang. Yun lang naman po. Pero hindi yan na ano, Julius. Ha? Never naging masaya ang buhay ng tao. Sa pagkita, kapag ang naapaka mo, likod ng may likod, paa ng may paa. Sabi nga ng nanay ko, may gabay yan. Makukuri kong... Well, anyway, balik ka na doon. At least maliwanag na yan. Yes. Disregard it. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!